Oh, si sino ba muna? Ikaw, bro Luis. Si Luis kanina pa Hello to po. nandito. Oh, sige po, bro. Bro Luis, ano bang religion mo, bro? Dati po akong born again, bro. Pero ngayon, nagsasorry po ako sa iba't ibang religion. Ayos. Hello po. Ngayon, dati kang born again, ngayon wala pa muna, no? Wala pa. Sige, bro. Bro, wala tanong pa specific na religion. Good. Feeling akong ano, bro. Basta matinong usapan ako, bro. Matinong naman ako, bro. Pwede po magtanong po? Pwede, bro. Siyempre, ikaw pa. Ano kayang sagot natin, Kuya Boy Letra? Kuya Boy Letra, may saan, tanong bro? Po ako. Sana po ba? Sige, bro. Kasi, sige, ikaw muna, bro. May, ano, may... Oh, sige, siya muna. Oo, oh, may nagtanong kasi sa akin na nakaraan, eh. Eh, ako naman, eh, ganong active po sa reliyon po natin. Ano lang, sige, bro. Sisimba lang ako to. Every mass. May nagtanong sa akin ba, ting, iglesia ata yun, or INC? Sabi niya sa akin, ano, tayo daw po na mga Katoliko, eh, wala daw tayong mababasa sa Biblia, yung reliyon natin. Paano kaya sasagutin yan? Sagutin natin, bro, actually, letra for letra, yung pangalan ng ating religion na Catholic Church, meron naman, bro. Meron yan kasi tayo, bro, una sa lahat, ang unang lingwahe natin. Paano kaya? Ano kaya tayo, talaga gamitin natin? Marami, bro. Eh. Ang Catholic Church kasi, bro, ang unang lingwahe natin, bro, Greek, Hebrew, Latin. Kaya kung mapansin mo, Catholic. Galing sa salitang Catholicos, sa Greek yan, bro. Ngayon, syempre, dahil galing yan sa Greek, basahin natin sa Greek. Hindi sa Tagalog tsaka English kasi hindi mo talaga makikita. Kasi yung term na Catholic or Catholio or Catholic or yan, yung mga sa lahat or universal, andyan naman talaga sa CCC yan. Eh. The term Catholic is may double sense or true all. May sabihin, sabi sa akin, ang una daw gumamit ng Catholic o Catholicos si Ignacio. Kaalis mo na ka, Boy Letra, balik ka mamaya. Sige, bro, balik ka mamaya. Eh. Ignacio. Si Ignacio, bro. Oh, si Ignacio yan, daw. Bago pa yan i-ano ni si Ignacio, i-official. Yung mga taga-Epeso, bro, Catholic na yan sila, tawag nila sa sarili nila, tinatawag na yan silang mga Catholic. Which is nasa ano natin yun, nasa oral tradition natin at nasa history yan. May Catholic. Yung term na Kristiyano, bro. May Catholic na pala dati sa ano. Yes, meron Kuya, na talaga. May Catholic. Yung Kristiyano, bro, iyan ay pang-iinsulto ni Haring Agripa. Ganto kasi yan, bro. Explain mo na natin yung nangyayari, ha. Kaya sila tinawag na Kristiyano kasi nabasa nila sa Biblia yung term na Kristiyano. Kinapit nila sa sarili nila. Tayo, bro, talagang Katoliko na tayo. So, talagang Kristiyano na tayo. May mababasa tayo sa Biblia ko yan, ha? Meron. Kristiyano. Just a little background, Sir Boy Letra, sorry ako makisingit. Anong talata kaya yun? Oo, oh, Kristiyano, nasa gawa yan, bro. Ang buong isang taon ay nakasama nila sa iglesia at nagturo sa napakaraming tao sa Antioquia. Ang mga alagad ay pinagsimulang iglesia, yan, bro. Iglesia na kinabibilangan ng mga Kristiyano sa Antioquia. Antioquia, bro, Bishop si Peter yan, bro, sa history. Eh, sabi pa sa akin, bro, wala naman daw mababasa na sa Apostol Pedro ang uwan yung... Teka muna, isa-isayin muna natin, bro, Mercedes, bro. Isa-isayin muna natin, bro. Yung term ng Catholic Church, bro, nababasa yan sa Acts 9.31, Ecclesias Catholis. Pasa Roma 16.23, Kai Holistes Ecclesia. Ibig sabihin, sa Latin, nung tinanasit yan sa Latin, et universa Ecclesia. Sa Tagalog, at sa lahat ng Iglesia. So, nandiyan na yung mga term, bro. Pero hindi porket may nakasulat na ganyan, kinopya na ng Catholic Church yan, tapos ikinapit sa atin, hindi. Hindi ganun ang Catholic Church, bro. Hindi kagaya nila, nabasa nila dito sa Acts 11, sa Antioquia, simulan silang tawag ng Kristiyano. Tinawag nila sa lili ng Kristiyano. May pinakita sa akin. Kasi sabi sa akin, si Kristo nagtayo ng iglesia daw. Ang iglesia, no. Si Kristong ulo. Bakit si daw wala yung ulo, pangalan Pedro, ng Kristo sa Katolika? Paano, bro? Bakit daw wala yung pangalan ni Kristo sa Iglesia Katolika, bro? Bakit daw saan wala yung yun, pangalan bro? Ni Kristo? Saan kung mabasa yun, bro? Ang Iglesia Katolika, yun daw ang tunay na Iglesia. Bahay nga ng Diyos, bro. Nandiyan nga yung mga Teka mo na, bro. Maraming masabi sa Lucas 6, sa Luke. Maraming magsisilitaw, gagamitin ang pangalan ko, bro.
Sabi niyan mismo ni Jesus Christ. Pero ang bahay ng Diyos dito sa 1 Timoteo 3:15. Teka muna bro, parang muna patahanin mo para kasi sunod-sunod na bro, napunta na tayo sa Pope, napunta na tayo sa kung saan-saan. Sa Isaiah 56 talatang 7, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Yun yung bahay ng Diyos, tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Nandiyan yung term na tatawagin. Ano yung sabi? Tatawaging bahay dalanginan so, ng mga bansa. Yung term na lahat bro, Catholic bahay bro. Dalanginan. Hindde lahat, lahat ng mga bansa yung term na lahat paano, bro, Catholic ibig sabihin. Kaya, anong paano bro? Paano kaya sabi natin Catholic 'yan, eh, bahay man 'yan ng Diyos, bro? Kasi nga ano bro, hindi niyo alam ano yung ibig sabihin ng term na Catholic. Ako, bro? Hindi niyo kasi alam yung ibig sabihin ng term na Catholic, bro. I-define niyo muna kasi yung term na Catholic. Bago tayo, bago natin ganito 'yan. Kinaaral natin yung term na Catholic, hinahanap natin sa Bible yung term na Catholic tapos hindi pala natin alam yung ibig sabihin. Diba? Sa Acts 9:31, Iglesia, i-explain ko sa'yo. Ang ibig sabihin ng Catholic bro, galing sa Catholic. Ibig sabihin sa lahat, or Catholio, or Holes. Through all. Sa sa Hebreo 12:23, sa pangkalahatang pulong at Iglesia. Yung pangkalahatan dyan, tinanslate dyan na General Assembly. Yung term na General, iyan yung kahalili ng salitang universal. Yung okay, universal. Okay. Yan. Teka muna bro. Taglit lang. Paano tayo magkakaintindi yan? Ah, sige. Hindi mo pa nga alam yung ibig sabihin ng salitang Catholic bro. Okay. Isa-isayin natin. Hindi mo pa alam yung ibig sabihin ng salitang Catholic bro. Okay, sige, eh. Kaya nung binasa ko yung Isaiah 56:7, hindi mo nakita yung Catholic doon, di ba? Di ba nung binasa ko yung Isaiah 56:7, hindi ko napansin yung term na Catholic. Hindi mo napansin, no? Opo, salamat yung term na salitang lahat ng mga bansa, yung salitang lahat doon, equivalent yung sa Catholic. Ngayon, dito sa unang Korinto, 9-11, walang kabuluhan kung mangangaral ka ng isang salita nang hindi naman pala naiintindihan ng kausap mo. Ngayon bro, makikipagtalo ka sa term na Catholic, hindi mo pala alam yung ibig sabihin yan. Hindi, walang kabuluhan yun, walang kwenta yun bro. So yun yung ibig sabihin, huwag mong gayaan yung mga Protestante, banggit ng Catholic, hindi naman nila alam yung ibig sabihin ng Catholic, parang parot lang. Catholic, taan sa Biblia yung Catholic, tapos hindi naman nila alam yung ibig sabihin ng Catholic. Di ba ganun yung parot? Di ba yung parot, pag narinig niya yung isang salita, sasalitain niya kahit hindi niya naiintindihan? Yun yung parot lo eh. Pwede magtanong. Pwede magtanong, Boyleta. Mamaya na magtanong bro. Ano ko lang po, sabi sa akin eh, kuya. Bakong tanong eh, naging tunay na Katoliko eh. Sige bro. Sabi sa akin na, eh, kuya, ano kayo magiging tunay na Katoliko na tinatag ni Kristo eh? Wala man yan yung pangalan ni Kristo. Eh, tinatag ba ni Kristo yung Katoliko? Hindi naman eh. Tinatag doon ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Kaya, assumption ng probata yan. Nag-assume na kaagad siya na tinatag yung church nila ng Iglesia, yung church nila kuno na Iglesia ni Kristo. Na hindi naman nila napatunayan, dapat hindi mo sinangayunan yun, hindi mo pa naman napatunayan ah. Yun yung ano bro, mga fallacy, ginagamit talaga yan sa pang-araw-araw na pamumuhay bro, kahit saan ka mga ipag-usap. Pag dala-dala mo yan, hindi ka basta-basta maluloko kahit mga politika. Ganun yun. Ano daw bro, sa Acts 20:25, pagkaalis ng mga apostol, magsisibangon ng mga bulaang propeta. Sa 20:25, tuloy sa 37:38, yun yung ano ba? Baga meron talagang inquisition dati kaya daw eh natalikod bro, alam mo yung meaning ng inquisition bro? Bro Mercedes, alam mo yung meaning ng inquisition? Anong yung meaning ng inquisition? Yung etymology niyan bro, yung lexical ng inquisition. Ibig sabihin ng inquisition bro, to inquire. So yan yan na nga yung sinasabi ko bro. Aralin mo muna yung mga term bago ka sa kanila makipag-discussion bro. Bago mo yung inquiry daw, investigation bro, yung mga palata bago pagsisiyasat bro. Magsalita. Yan, aralin mo din yung mga talata. Yung sinisiyasat dyan,
Yung sinisiyasat dyan, yung Inquisition, yung mga erehe. Patulad ni Boy Letra. Yes. Yung mga erehe. Yan, magkinalaban ko ba akong debate ngayon? Bibilangan kita ng tatlo. Isa. Pag di ka lumaban bro, sisipain kita ha. Dalawa. O, ayaw lumaban, tatlo. Ano bro? So yun yun bro Mercedes, aralin mo yung mga terminology na sasalitain mo. Yung term na Inquisition, hindi yan sinabi Inquisition, papatayin ka agad na kayo. Kasi hindi pa ni Jordex. Bro Jordex, ano ba yun si ano? Si Mercedes? Alam ko hindi naman Catholic yun eh. Nakausap ko na yan dati. Hello, familiar sa akin yung pangalan yan. May letra, pwede magtanong. Ano religion mo bro? MCGI po. Sige bro. Binanggit mo rin yung kahulugan ng Catholic is universal, tama po ba? Yes bro, Roma 16:23, et universa ecclesia. Sa Latin, sa Greek, polestes ecclesia. So pag sinabing Catholic is kumalat na sa iba't ibang bansa, tama po ba? Hindi, pag sinabing Catholic bro, ang ibig sabihin talaga ng term na Catholic, yung pagiging universal, hindi lang po talaga yan pang lupa. Pag sinabing universal, kasakop niyan yung connected yan sa langit bro, kaya nga universe eh. Sa lahat ng pagmamayari ng Diyos bro, pati sa universe, pati sa langit, pati sa purgatory bro. Yun so sa mga tweed, kalat na yung iglesia doon. Lumalaganap pa lang bro kung saan yung nasasakop nila, pero ang point dito bro, ang term na universal, kasi wala pa naman term na galactic dati bro, yan na ang pinakang malaking kasi, highest. Bro, pwede sumagot mo na bro, kasi hindi lang naman ikaw yung kausap ko dito. Ang kausap ko rin dito bro, yung nanonood eh, 57 live viewers tayo dito bro. So kailangan marinig din nila yung sagot ko. Ang term na Catholic bro, hindi porque tinawag na Catholic eh, kalat lang pang buong mundo lang, hindi. Kaya nga sabi doon, sa Isaiah 66 verse 1, babasahin ko, ang langit ay ang aking trono, at ang lupa ay ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang itatayo nyo sa akin? At yung bahay na to, ito yung bahay ng Diyos. Ito yung iglesia. Mateo 16:18-19, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ultimo, ang tarangkahan ng hadis ay hindi makananaig. Laban dito. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang iyong ipagbawal sa lupa ay pagbawal sa langit. Ano man ang iyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Connected siya sa langit, bro. Iyan ang universal. So pag sinabi kong yung universal, bro, is pandaigdig o pangkalahatan, tama po ba? Yung pandaigdig kasi na pang buong mundo lang, kagaya ng sa inyo, bro, international, bro. Member Church of God International. Wala kayong sakop sa langit kasi international lang eh. Iyan kasi yung dinaya ng Diablo bro, ikalawang Korinto 4:4, pahayag 12:7-9. Susunod kong tanong. Noon bang itinayo ng ating Panginoong Hesus o ng Panginoong Diyos? Catholic na ba nun? Universal na ba yun? Universal na kasi binigay na bro yung mga susi ng kaharian ng langit bro eh. So sa mga tweed, laganap na o lumalaga o ulitin ko bro yung term na Catholic bro, kaya tinawag na Catholic bro kasi connected siya sa langit, universal. Sabi ni Jesus Christ, kayo'y manalangin ng ganito, Mateo sa istalatang yes, no, sundin ang loob mo dito sa lupa gayon din naman sa langit. Dito sa Gawa 17:24, mayinig ka bro, hindi porque sinabing laganap lang, hindi ganun no. Umalik na naman sa Jan TV, ayoko ng paypal dito Jan TV, pagod na ako sa mga paypal no. Pahayag dito sa Gawa 17:24, mayinig ka mabuti bro ha. Bago lang siguro sa pandinig mo to bro, latag na to eh, no? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira
sa mga templong ginawa ng tao. Ang akala ni Soriano bro, mga building to, hindi, ito yung mga iglesia ang tatag ng tao. Ang pinariringgan dito on that time, mga pagano, nagtatag ng sariling iglesia. Kung meron protestante dito on that time, kasama na. Ngayon may protestante na, kasama na ngayon. Ayan bro, yun yung ibig sabihin ng universal. Tatanungin kita sa talatang ibinigay mo, doon sa Mateo 16:18. Ang tanong ko, ganito, sino po yung bato doon? Si Pedro o si Cristo? Ang bato doon, si Pedro kasi siya ang second person, siya ang kausap. Hindi si Elisoriano po. Sa Griego ba, ang salitang Pedro ba? Ano ba yun sa Griego? Ang salitang Pedro, ang salitang Pedro bro, bato. Ngayon, yung Pedro na bato, na pangalan ni Simon, i-describe siya, yung pagiging, yung faith niya, i-describe at ay as Petras, ibig sabihin, mas malaki. Huwag kanyang maniwala dyan. Boy Letras, sa Griego ba yun o sa Latin? Sa Griego bro. Ah, hindi po ba totoo na yung bato doon ay tinatawag na Petra? Petra nga, Petros, Petra, tsaka Petros. Si Pedro, yung proper yung name niya. Petra? Teka mo na bro, kala ko ba magtatanong ka? Basahin natin sa Greek bro. Basahin natin sa Greek ka, Petros nga yan. Ayun, yung Petros na pangalan ni Pedro, dinescribe siya as a thing na malaking bato, Petra. Hindi mo ba yun alam bro? Okay. Hindi yun Latin bro. Hindi po. Saan mo nabasa na Latin yung Petros at saka Petra? Kasi ayon sa aral nyo kasi na yung hindi bro, ano, Pedro, ano ayon sa aral namin Petros? Bro? Hindi mo nga alam yung aral namin. Saan mo nabasa yung Petros Latin yan? Hindi, nasa aral nyo kasi yun eh. Saan sa aral namin Latin, bro, na yung Petros sa Latin? Saan sa aral namin? Nakalimutan ko lang yung Catholic Encyclopedia. Nasa Catholic Encyclopedia. So, sana mag-ano ka bro, uminom ka ng memory gap. No, yun yung payo ko. Ay, memory gap. Gamot sa memory gap. Ito tanong ko, susunod. Sunod na tanong. Hindi po ba totoo na yung Petros sa Griego is a piece of rock? Pangalan niya ni Pedro. Tapos yung Petros, na pangalan ni Pedro, dinescribe at as Petra, malaking bato. Hindi si Soriano yan bro. Maniwala ka sa... So magkatumbas lang o magkapareha lang yung Petros at Petra? Ulitin ko bro. Yung Petros, si Pedro, pangalan ni Pedro, na ikaw ay Pedro. Tinanslate nga yan na Pedro sa Tagalog eh. Kasi si Pedro talaga yan. Yung bato na Petra, dinescribe si Pedro. Nag-gets mo na bro? Hindi si Soriano eh. Okay, ano ang tanong mo bro? Tsaka hindi Latin yan bro, Greek yan. Yung Petros tsaka Petra. Yung salita naman Pedro, Tagalog naman yun bro. Sige, sunod na tanong. Babasahin ko sa Mateo 16:18, doon ako magtatanong. Ang sabi dito sa Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang tanong ko ganito, meron ba siyang tinutukoy na bato? Ang tinukoy niya na bato, si Pedro. Kasi pangalan niya yun. Okay. Si Pedro yung kausap niya, manimik ka muna. Hindi si Soriano bro. Yung Pedro na yun, si Pedro. Kaya nga sa teka muna bro, magsasagot pa bro eh. Ba't sumusunod? Ba't magsusunod ka ng tanong bro? Nagsasalita pa ako. Boy Letra. Siguro dapat gawin ni Bro Mark, aralin niya rin siguro yung idiomatic expression ng mga Greeks dati. Idiomatic expression po yon. Mag-aral po kayo ng other languages. Para sureball kayo. Yung Petra dito, si Pedro, dinescribe siya as Petra. Ayun na naman okay si Ana. Ano bang big deal dyan, bro? Napakasimple okay lang yan, bro. Hindi naman, wala naman siyang ibang kausap dyan, bro, eh.
Kahit sa verse 19, si Pedro pa rin yung kausap. Kahit sa verse 20, si Pedro pa rin yung kausap. Puro si Pedro kausap yun, bro, hindi si Soriano. Never kinausap si Soriano sa Biblia, bro, eh. Baka si Satanas, kinautap niya. Pwede. So kung si Pedro ang tinutukoy na bato rito, dapat ang sabi, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw mo, itatayo ko ang aking iglesia. Di po ba ganun? Mali. Kasi nga, si Pedro, dinescribe nga siya as malaking bato. At yung malaking bato na yun, na description ni Pedro, dun itatayo yung iglesia. Kaya mali. Mali yung sinabi mo, bro. Ang guess mo ba, bro? Pinupuri kasi si Pedro diyan, kaya nga ang tawag sa kanya diyan, Simon Barjona. Wait lang, Brother Boy Letra, no. Grabe ka na ano ha? Destroyer yung pang-iinsulto. Umuha si pansin niyan, bro. Kanito mga nandiyan sa baba. Pansinin mo yung dummy account mo. Kasi pag nahanap kita, ha? Patulan niyan, bro. Ang pagkakaya ng panahon niyan, bro. Masasayang lang oras mo sa mga yan, bro. Sayangin mo lang oras. Ganyan, mababaw ang utak ng mga ganyang tao. Yung mag-iinsulto, just to make sure na tama yung pinaglalaban nila. Sige, destroyer, mamaya magustuhan. Hindi naman nakakit dito yan. Takot yan dito, bro, eh. Asarin mo na lang, takot yan. Sige, destroyer, kung debate, sige, dapat ipakita mo mukha mo. Kahit bayaran natin ng ano yan, bro, ng Gcash, eh, para lang labanan ako ng debate, hindi pa nilalaban yung putahan dahil. Gusto mo sponsor. Then sendan kita ng Gcash, pang-load, labanan mo ng debate, hindi lalaban yan, bro. Baka wala ka kasing pang-data. So, bro, pag-tiktok ka TikTok na. Simple naman. Yang-iya naman ako sa dummy account niya. Ano ba sinasabi niya, bro Joven, ano ba pinagsasabi? Iniinsulto na ako, lunukin ko doon ang talong ni Lord. Grabe naman. Ano ka nagpapapansin? Yan sa mga yan, bro. Si Destroyer, oh. Anong lalabas sa bibig mo, Destroyer? Kabutihan ba yan o kasamaan, bro? Magkalita ka daw. Sige, pakita mo mukha mo. Ito yung paksa. No? Ito yung paksa. Naghahamon ka ng debate. Ang paksa. Hindi, magkakasundo tayo, bro. Dapat sasangayon ako. Hindi pwedeng ikaw lang. Ano ka, artista? Teka, wait lang, Boy Letra. Hindi ko papalampasin yung pang-iinsulto mo si sa baba. Naman si Joven. Inakita ko. Sige, bro, Joven. Hindi ko pagalitan mo muna yan. Sulto mo sa baba. Teka. Sino ba? Pagalitan mo na. Ibigay ko na sa iyan. Ganun ka na ba kababaw ang ano? Iya kasi si Joven eh. Ganun ka na ba kababaw ang prinsipyo sa buhay para mang insulto ng kapwa? Ganun kayo? Ha? Teka ka na. Baby Joven, kalma. Mangi-insulto ka? Si personal? Anong klase kayo? O nga, aral-aralan tayo. Na kapag hindi nyo kaya yung mga narrative ng mga sinasabi ng tao sa inyo, kailangan nyo mag-insulto ng kapwa-tao ninyo? Si Benong ba yan, bro Jordex? Pambira, papay-baybe pa kayo ng pangalan, ha? Ito si Mario Claro, anong mo, bro? Anong lalabas kaya sa bibig mo ngayon, bro? Anong church mo? Wala. Naka-ready na, oh. Anong religion mo, bro? Kinagaya mo si Maria Clara. Force. Ay, magsalita, bro. Sipahin na lang natin to, ah. Paano ako natakot kay Destroyer? dami account nga, eh. Huwag mo napansin. Hindi ba nakakatakot sa inyo? Mambihira kayo. Ano nakakatakot sa inyo? Boy Letra, baka may tao kayang mang-insulto lang kayo eh. Talaga ganun talaga, bro. May iiyak talaga sa baba kasi masasaktan talaga sila dito sa live natin. At so, ang payo natin, tapan nyo na lang yung tingnan nyo, ganyan nyo na lang, oh. Para hindi nyo marinig yung mga talata na bibitawan natin dito. Boy Letra. Alam nyo kung bakit nagpapalit ng pangalan yan? Takot kasi din. Mamaya na dyan, bro Mark. Sa salita pa yung kaibigan ko. Kasi itong mga kasi na to,
imbis na nag-aaral tayo sana dito, yung aral namin, nakaaral nyo, pagkukumparahin natin. Ang nangyayari kasi ano, dito, puro ano na. Pasensya personal, na, Brother Boylet. Personal na. Pumitik lang ako kasi sinabi niya dun sa baba na ay palunukin daw ng talong si Joven galing kay Lord. Palunukin ng talong. Ito pa nga pwede gadadaldal ng mga to. Pag ganyan yung lumalabas sa bibig nyo, guys. Iba kasi Boylet, Uncle Boylet, pag personal talaga nakaka ano na yun. Kahit naman ako pag pinersonal ako, talagang hindi ko talaga kakayahan yun. Yes, yes, siyempre. Baka, in public bro, hindi ko talaga inaanin yung mga personal attacks. Kung aralan ang aral ang gusto nyo malaman dito, huwag na po kayo magpe-personal para hindi kayo pagalitan. Okay lang naman sa amin, mag-ano kayo dyan, mag-add home kayo dyan, basta wag lang yung katulad yung sinabi nyo kay bro Joven, ganun. Personal na yan eh. Personal ano talaga yun? Yan. Ako si sanay na si ako eh. Eh, ala, dyan naman nga to, letra banlag, sabi ko. Parang naman bata to, banlag daw. Banlag yes, ba? Yes. Diba nang banlag ah? Teka boy, letra, Uncle ah. Susunod ko rin. Isipin nyo lang din banlag yung ibang daw, tao. Isipin nyo ibang tao na baguhan lang tas gano'n maririnig. Talagang mag-aalabang puso niya mga yan. Galit talagang magiging ano niyan, bro. Sama nung ugali nito, banlag daw ako. Since birth po, hindi po ako naging banlag since birth. Never wala hindi, nagsabi sa akin banlag. Ikaw lang yata. Ano ba yun, bro? Ewan niyan, bro. Ganun kasi po, natin, Brother John De Leon. Ay, yung mga ganong kasing ganong narrative ng mga tao, yun po yung mga taong walang pinag-aralan. Pambihira naman opo, yun. Yun yung mga taong walang pinag-aralan. Open na yung cam nga natin to. Si Alice, sige nga, mag-open cam ba? Tignan natin yung tsura mo. Sabi mo, banlag ako, di ba? Sige, mag-open cam ka. Teka, ito open ko. Mag-open cam ka na. Bisa mo na. We will give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Screenshot niya. If you don't open your cam, I'll personally laugh at you. Sipahin niyo na. Nagdaw ako, visit na to. Nakakatawa naman ito mga ito. Pabira talaga. Sipahin na natin. Alay, di mag-open cam yan. Open cam na. It's not opening his cam. Ano yan bro, kumukuha yan ng ano sa Google. I'm telling you bro, it's not gonna open yet. Hindi pwede yung picture, open cam. Magpa-plus lang yan ng picture bro na insulto sa Katoliko. Tingnan. Yes, that's bro, correct. Yes, correct. Ano, bro Bison, that's correct. Sipahin na natin, no? Ganun talaga, ang Diablo talaga, wala talagang lalabas sa bibig na mabuti ng Diablo. So, isa pa tong Mario Claro na to, ng isa pang dummy account. Ina-i-blood niyo yung kaibigan ko, ipambihira. Okay na yan, good morning, Angel. Tapos na pa-i-blood nila yung mga kaibigan ko eh. Call mo sa ano ma, tapos ka na kaya. Pwede bang pa-block yan, Kuya Boy, ano, letra? Pwede naman. Masakit sa mata. Sige, paano ba yan? Ito, block account. Mute. Yan mo lang bro. I-block na para ano. Nga, Uncle. Para kung sakaling papalag ng ano yan, debate sa'yo, makaka- Oo nga, ano? Paano ba to? Paano ba to i-unblock? Settings nga. Kung na-block mo na siya, hindi. Kuya, Sorry, ano natin, i-mute ko na rin ha. Punta ka na dun sa mga block na, block viewers, may mga ganun na, tas settings ng TikTok. Yeah, man, na-block ko na bro, hindi naman kawalan yung mga ganun bro, iyahan mo na lang yan siya. Kung ayaw niya matuto, edi wag, para sa atin ba yung ginagawa natin dito, para sa kanila naman yan. Ako, alam ko na yung doktrina natin, alam ko na, nasa katotohanan tayo. Sila na lang inaalala natin dito. Kaya na napunta po yan sa live ko, sabi po sa akin, dumuyo daw po kami lahat. Sino nagsabi, bro? Siya po. Ano ba religion mo, bro? Christian po. Sino nagsabi, bro? Hindi ako, ah. Hindi ako, ah. Ah, si Alice, oo, ganun talaga bro, wala tayong magagawa dun eh. Eh,
pagpasensya mo na lang. Ito nga, si kaibigan ko, si Jupi, galit-galit. Bro, boy, letra, pwede na ba daw magtanong? Yung, balik na ulit, ano, bro, sa ano, sa tanungan. Si Mark, si Mark. Sige, bro, Mark. Ato si Luis, si Luis, kanina pa to. Sige, bro, Luis, ikaw naman, bro. Hindi, hindi. Bro, Luis, ikaw muna ba? Si Mark na lang. Sige, bro, Mark. Sige. Pabaya, pabaya na, pabaya. So, sabi ni Boy Letra that two person ba 'yon? Yung nasa second Mateo person, bro, pinag-aaralan 'yon ng ano eh. Second person. Ah, grammar yeah. Yan, bro. Hindi na naman sa ano. So, sabi mo yung bato doon si Pedro. Siya yung second person, bro. So, pag sinabing, sige. Pag sinabing si Pedro, dapat ang sabi doon sa Mateo 16:18. So, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw mo. Yeah, boy letra, I'll just go ahead po. Thank you. Sige, bro, pastor. Ay, pastor. Dapat ganun. Tapos mo sige bigyan si Joven. Salamat pa sige pasiya man ng Joven, ya mo. Pa-block ay bibigyan kita ng moderator dito ah. Sige, bibigyan kita ng ano. Sige, sure, pastor, bro Joven. Kumanda siya sa akin, hahanapin ko sa nakita ko. Kalma mo na lang, bro. Ako nga rin, ang dami rin nanggaganyan sa akin. So, alam niyo, hindi ko siya mahahanap, ha? Sige. Ang dami nanggaganyan sa akin. Meron pa nga, makikita dito para lang murahin ako, sabay baba, eh. Hindi ko na lang pinapansin, bro. Kasi ganun talaga ilalabas sa bibig nila. Nakakatawa. Ano ka ba nun, bro? Nakikita sabay mura. Visit na yun. Destroyer, ngayon pa lang gumawa ka na ng bagong account. Sinasabi ko sa iyo. Anyway, well, thank you so much for having yan. Me. Thank you so much. Sige, bro. Okay, thank you. Dahil kang welcome dito, bro. Okay, God bless. Bye-bye. Sige, bro. Bro, Mark. Sige. Ano ba yung sinasabi? Boy Letra, ito susunod kong tanong. Hindi po ba totoo na yung tinutukoy na bato sa Mateo 16:18 ay si Kristo? Hindi, bro. Okay. Kasi kung babasa ka ng bato din dito sa ibang talata, meron din naman ako mababasa na bato sa ibang talata, bro. Pero it doesn't mean na siya na yung bato dun sa Mateo 16:19 to 20 kasi nga ang second person nga diyan, bro, ulitin ko. Ang kausap diyan second person si Pedro. Yung Pedro pangalan niya yan. Dinidescribe siya as batong malaki. Yun yung noun, common noun na Petra na pang-describe kay Pedro. Bakit niya ba kasi tinawag na Petra si Pedro? Kasi nga pag binasa mo sa verse 19 sa verse 15 to 17, no, sabi dito. Siya talagang kausap diyan, bro. Wala naman iba, eh. Sabi dito. Okay na ba? Bro, relax ka lang. Sige. Ka lang, bro. Para, kasi ganina pa naman tayo dito, hindi mo pa rin nagigits. Babasahin na lang natin yung talata, no. Matthew 16 verse simulan natin sa ano, para makita mo, bro, ah. 15. Oh, dito na lang sa 15. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinabi ninyo tungkol sa kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus Christ. Sabi dito, at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking ama na nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, hindi kausap na ako, at sinabi ko naman ako, walang ganun dito, bro, may kausap si Jesus Christ dito, bro. Na ikaw ay Pedro, Jesus, si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ikaw ay Pedro, dinescribe yung Pedro na bato, Petra, sabihin malaking bato, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya.
ibibigay ko sa iyo ang kaharian ng ang mga susi ng kaharian ng langit. So yun nga yung ibig sabihin ng universal, bro. Kasi kaharian ng Diyos tong iniatang kay Pedro, bro. Sa kanya itinayo ang nagtatag si Jesus Christ bato rin. Hindi kami dodol niya, bro, nasa CCC namin. Si Jesus Christ bato. Yung pinagtatagan niya, bro, yung inatangan niya dito sa John 21, bato rin. Si Pedro naman yun. At dinescribe siya as malaking bato. Kaya nga sabi sa kanya dito, Simon, anak ni Jonas. Di naman anak ni Jonas si Pedro, bro. Eh, anak siya ni Juan. Pero anong ibig sabihin dito, bro? Kasi pag sinabing Barjona, pag sinabi niyang ganyan sa Greek or sa mga tradisyon ng mga Diyos, actually, talaga yung meaning sa Greek, ibig sabihin, adapted sa ng Espiritu ng Diyos. Hindi nyo alam yan, bro, no? Hindi niya sinabi ni Elisoriano eh, na yung Jonas dyan, hindi niya na-explain yan, bro. Bakit siya tinawag na Jonas? So, try ko nga, bro, kasi paulit-ulit eh, inulit-ulit kung sagutin yung tanong mo. Hindi nga si Jesus Christ. Ilang beses ko ba sa inyo sabihin, hindi nga siya sinabi, nasa ibabaw ko, Pedro. Walang ganyan, bro. Ang kausap niya dyan si Pedro. Yung Pedro, dinescribe okay. Niya na malaking bato. Kasi okay, dyan nga siya magtatatag kay Pedro. Huwag ka mag-okay, mag-okay, bro. Ngayon, okay ka ng okay. Ano yung sinabi na Simon Bar Jonas dyan? Bakit siya tinawag na anak ni Jonas? Hindi naman anak ni Jonas si Pedro ah. Anak siya ni Juan dito sa John 21. Naituro ba sa'yo ni Soriano bakit siya tinawag na anak ni Jonas? Bakit siya tinawag na anak ni Jonas, bro? Una ko yung nagtatanong. Hindi, ulit-ulit ka na lang, bro. Sinabi ko na nga, hindi nga si Jesus Christ, hindi nga si Jesus Christ, bro. Huwag mo ipilit yung aral niyo, bro. Huwag mo na ipilit. Ulit-ulit, bro. One by two na for a waste man. Ito, susunod kong tanong. So, sa mga tweet, kung si Pedro yung bato doon, hindi po ba yung aral nyo ay si Pedro yung binigyan ng susi? Mali. Si Pedro yung tagapagdala ng susi, bro. Unang tagapagdala ng susi. Pero yung iba, binigyan din sa Revelation. Lahat. Si Pedro, kumakatawan niya sa 12 apostle. Siya ang leader. Basahin mo nga John 21, bro. Basahin ko na nga lang sa'yo. Sino ba yung unang inatangan talaga dyan? Hindi naman yung mga ibang apostol, si Pedro talaga. Makinig ka nga mabuti, bro. Pagkatapos nila mga pag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan. Oh. Anak na siya ni Juan dito. Hindi nyo alam yan, si Bible alone kayo, bro. Hindi yan na ituro sa inyo ni Elisoriano. Makinig ka muna, bro. Binabasaan kita ng talata kasi hindi mo alam to, bro. Minamahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Sabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pakainin mo ang aking mga kordero. Malinaw niyan, tatlong beses yan inulit, bro. Tatlong beses yan, bro. Ay, ito, tanong ko sa susunod. Si Pedro lang ba yung binigyan ng susi? Bro, narinig mo yung sagot ko kanina. Di ba sinagot kita si Pedro yung tagapagdala ng bato, pero ay tagapagdala ng susi, pero binigyan din yung iba ng susi. Alam nga naman, wala din susi yung iba. Actually, meron nga rin susi yung mga Hudyo, bro, eh. Lucas 11:56 ba yun? Tingnan ko nga. Kaya nga maraming mga susi yan, at saka di naman dyan sinabi na ikaw lang, Pedro, ang bibigyan ko ng susi. Walang sinabing ganun. Ngunit sinabi niya dyan, at ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Siya ang tagapagdala ng susi, bro. Siya ang pinaka-authoritative sa lahat ng mga apostol. Kaya nga, ang Rome ang pinaka-tinawag na Vatican eh. Vaticanus tagakita. The highest see. Matito, tinan natin ha. Sa Mateo, Lucas 11. Binigyan din ng susi yung mga
Hudyo bro. Hindi lang naman yung mga apostol. Dito sa Lucas 11:52, pangunawa, isa kasi sa Kidyan. Marami kasing ano yan yung susi bro. Marami siyang doktrina kasi yan bro. May kinalaman sa doktrina pati sa pagpapatawad. Mateo 18:18, sabi dito, kahabag-habag kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat kinuha ninyo ang susi ng karunungan, kayo mismo ay hindi pumasok sa inyo nga, sa inyo, hinadlangan ang mga pumapasok ko. Ibinigyan din at may mga susi din yung mga Hudyo, bro. Kasi kahit papano, yung angka nila, dyan nagmumula yung mga prophet. Kaso nga lang, yung time ni Jesus Christ, natalikod na yan. Pero yung mga prophet na Old Testament or unang balita na nasa langit, mga Catholic na rin sila sa langit, bro. Sige, bro. Okay na po ba? Yun bang susi na ibinigay sa mga Hudyo, kaparehas ba yun ng ibinigay ni Kristo kay Pedro? Isa bro, susi ng karunungan yun nasa kanila, meron ding susi ng karunungan si Pedro. Kaso mas marami yun dun eh, mga susi ng kaharian. So magkaiba yun? Wala namang pinag-iba dyan bro, galing din naman sa Diyos yung susi ng karunungan nila bro. Hindi, babasahin ko yung nasa 16:19. Ha? Sinabi doon ang magkaiba. Sa saan galing yung susi ng mga Hudyo bro? Sa demonyo? Ganun ba yun? Hindi, ito. Para makuha mo yung punto ko, babasahin ko yung nasa 16:19. Bro, magtanong nga lang yun bro. Wala tayo sa punto ko. Magtatanong ako dito. Sa letra po, letra tayo dito bro. Oo, 16:19. Magtatanong ako. Ano dyan? Ang tanong mo dyan? Oo, babasahin ko muna. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tinatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kinakalagan sa langit. Ang tanong ko ito, yun bang mga Hudyo ay merong karapatan na magtali sa langit at magkalag sa lupa? Kasi sabi mo, ay yung susi doon is parehas lang kasi bigay ng Diyos. Hindi mo ba alam, may authority din sila, Levitico 12. Hindi, ang tanong ko, meron bang karapatan yung mga Hudyo na magtali sa langit at sa at magkalag sa lupa? Yung mga Hudyo ah, meron ba silang karapatan? Bro, ulitin ko bro. Ang binigay sa mga ang kinuha ng mga Hudyo, susi ng karunungan, bro. Ulitin ko ba, bro? Yung susi ng karunungan, bro, huwag mong sabihin wala sa mga apostol yan, bro. O nga, ito ngayon tanong ko. Ano ito bro? So, ano yun? Magkaiba yon. So magkaparehas lang ba yung susi na ibinigay sa mga Hudyo yung at mga susi na ibinigay kay Pedro? Ulitin ko bro ha. Marami yon mga susi. Marami yon, may pagpapatawad ng kasalanan. Marami. Buong doktrina na nakapaloob na nakadepende yan sa susi na binigay ni Jesus Christ. Hindi pwede na yung gagawa sila ng doktrina na hindi galing sa authority ni Jesus Christ, bro. Kaya nga sabi dito sa Mateo 28:19-20, gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa, ituro niyo sa kanila ang lahat ng mga bagay na itinuro ko. Pag sinabing susi, bro, authority yan, bro. Pag nasa iyo ang susi, nasa iyo ang otoridad. Kaya mo bang buksan ang bahay kung wala kang susi? At ang authority nila, bro, galing sa langit. Kaya nga universal, bro. Hindi galing sa Biblia lamang. Yun ang ibig sabihin ng susi, bro. Yung mga Hudyo, bro, meron din silang authority, bro. Ayan si RJ Jabo, alam niya yan. May authority din sila. Nakaupo nga sila sa ano bang klaseng trono yun. Meron silang tinatawag na. Kaya nga sila tinawag ng mga Diyos, bro, eh. Ang ibig sabihin ng mga Diyos, bro, authority yun, bro. Susi yun, bro, susi. Authority yun, bro. Hindi sinabing Biblia lang. Bilang authority yung mga Hudyo, ano yung kakayanan nila? Hindi mo pa alam bro, direct sila na ikipag-usap sa Diyos bro. Hindi mo ba yun alam bro? May mga propeta sila, hindi mo alam yun. Binigyan sila ng karapatan magturo bro. Bro, okay, tuloy mo na yung tanong bro. Nalayo tayo. Bro Luis, meron ka bang katanungan?
Ano-ano na lang pinagdadaldal mo diyan, bro? Sige, tanong. Bro Luis, meron ka bang tanong? Bro, may tanong ako, bro. Meron. Okay, okay. Si kapatid na Luis naman. Bro. Pwede ba sige, si Luis mo na, bro. Kanina pa yung nag-aabang, eh. Bro Luis, sige, bro. Tanong ka na, bro. Born again ka, di ba? Ano lang po? Born again Trinitarian ka, bro? Luis? Hindi po. Sabi ko kanina, born again ako dati. Kaya ngayon, nagsusorry ako sa ano. Saan ka nagsisimba ngayon, bro? Wala, hindi ako nagsimba. Hindi ako nagsimba, bro. Nasa ibang bansa ako ngayon. Nasa ibang bansa. Ah, sige, bro. Tanong ko lang. Eh, lumuluhod ba kayo sa mga rebulto? Ah, bro, lumuluhod kami, bro. Isaiah 19:20-21. Sabi doon, in that day, magkakaroon prophecy, magkakaroon ng altar at rebulto ng Panginoon. Sa 20, ito ay tanda at patotoo sa Panginoon. Pag ikaw ay umiyak doon, sa lugar na may rebulto ng Panginoon, patadala ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Sa 21, kikilalanin sila ng Panginoon at kikilalanin ng Panginoon ng may, kung saan magkaroon ng rebulto sa araw na iyon. At doon sila sasamba sa lugar na may rebulto. Ang sasambahin nyo, yung Panginoon, doon lang sa lugar na may altar at rebulto. Okay. Letra po letra. Okay. Yes, ang okay, nabasa yun. Di, saglit lang. Bro, mamaya na, bro, ha? Bro, bro Arvin, mamaya ka na, bro. Ang sunod na tanong, bro, ano, bro, letra. Utos ba ni Kristo yun na sumamba ka sa mga rebulto? Hindi kasi kami sumasamba sa rebulto, bro. Yun ay bintang ng Diablo dito sa Revelation 12, verse 10. Si Diablo, bro, araw at gabi na mamaratang sa iglesia. Kasi, okay. Tuloy na ng Diablo yan, bro. Exodus 20:16. Huwag kang magbintang ng maling patotoo sa iyong kapwa. Ang palabintang talaga, bro, si Satanas na mamaratang araw at gabi sa simbahan, bro. Revelation 12 verse 10. Okay na po. Pwede pa tanong pa? Mamaya na, bro Arvin. Mamaya na, bro. Sige, tanong. Bro. Sabi nyo po kanina, ang reliyon nyo po ang tunay. Tama. Okay. Ang kasunod kong tanong, may mababasa po ba sa... Luis, Biblia, patanong naman ako, butang ina mo naman eh, oh. Wala pa nga eh, di pa nga tapos eh. Yan po, mga protestante po yan, nagmura. Okay. Sige, bro. Pasensya. Kilala mo si Aldridge, bro? Iwas lang sa pagmumura, bro. Minura si Luis. Hindi ko kilala yan. Hindi, mo, bro. Kasiraan nila yan, bro. Hindi naman sila katoliko eh. Kilala mo yung bro, ba't minura ka? Baka maban tayo. Iwas ka lang, bro. Gusto lang niya maban yung live ko, bro. Hindi ko alam. Kilala mo yata yung bro eh. Hindi ko kilala yun, bro. Nasa ibang bansa ako eh. Hindi ko kilala yun eh. Sige, bro. Tanong. Oh, sige. Sabi ko kanina, ano, 'di ba, sabi mo na yung reliyon niyo totoo 'yon. Hindi kagaya nung isa, bro, nagmumura sa demonyo 'yung nagmumura, bro eh. Okay. Dito sa makinig ka, bro, babasahin na muna natin ang talata 'yung bro. Ah, oh, sige. Hindi pa kasi ako tapos magtanong eh. Sa Santiago, hindi ka pa tapos, alam ko nga. Hindi ka pa talaga tapos, bro. Sa sige Santiago, po, sige. Sa Santiago 1 talatang 26. Kung inaakala ng sinuman na siya ay reliyoso, subalit hindi pinipigilan ng kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong yon ay walang kabuluhan. So, i-take note mo yung talata na yan, kung sino ka mang palamurang tao ka, no? At kung ano man yung, kung iniisip mo na reliyoso kang tao, hindi ka reliyosong tao. Sa chapter 2, yung pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano 'yon? Sa Diablo, sa verse 16 to 17. So ayan. Yan 844 ang ama ng kasinungalingan, si Satanas. Sige, bro Luis, tuloy na para tas sige lang po, yan. Sige. Ito po, bro. Ito last na tanong ko na 'to. Ano po ba yung totoong reliyon na binili ng Diyos na sa kanyang sariling dugo po, bro? Kasi sinabi kasing reliyon, bro, ang ibig sabihin niya religare, to bind back. Kasi dati, nasa Diyos naman talaga tayo dati, bro. Nasa paraiso tayo.
So, nung in-establish na ni Jesus Christ ang church, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Psalms 110 verse 1, papasukuin, umupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong pasukuin ang lahat ng iyong kaaway sa iyong paanan. Yan ang ibig sabihin na muli, unti-unti tayong ibabalik sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos ay ibabalik sa Diyos, bro. Ano nang balik yung relasyon natin? Kasi hiwalay tayo sa Diyos eh. Naalis tayo sa paraiso. Unang ikalawang Korinto 4:4, dinaya yung sandibutan, dinaya ng Diablo. Yun nga yung nagkasala sila sa Genesis 3:4-5. Pero nung 15, nagkaroon ng pangako na magkakaroon ng alitan ang binhi ng babae at ang binhi ng Diablo. So yun na nga yun, si Mama Mary yun, no? Nang pinanganak niya yung isang sanggol na may na maghahari, no? At unti-unti niya. Kaya nga sabi doon, no? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong pasukoy ng lahat ng iyong kaaway sa iyong paanan. Ang unawa ng mga iglesia ni Kristo dyan, sa Acts 2, ginawang Panginoon, hindi. In relation bro, masabat kita. Ibig sabihin, teka muna bro, chill ka lang bro. Hindi, nalalayo tayo eh. Teka muna bro, huwag ka mag-conclusion na nalalayo tayo kasi hindi naman ako nag-ano sa Trinity bro eh. Wala naman akong nag-ano sa Trinity. Pupunta tayo sa religion bro. Ano bang tanong mo bro, religion diba? Hindi naman siguro pananalangin sa mga ano, para sa mga namatay, hindi naman siguro yun yung sinasagot ko, di ba? Ang sinasagot ko, bro, about sa religion. Ito yung tanong. Bilang nga ito ng tatlo, bro. Isipahin na lang ito pag hindi ka nag-mute, bro. Pag nagtanong ka, bro, hayaan mo yung sumagot, bro. Huwag kang mag-side comment ng mag-side comment yan na lumalayo, bro. Kasi hindi naman lumalayo, bro, eh. Ano ba ako sinabi dito sa ibang doktrina? Wala naman. Pinapaliwanag ko yung relihiyon kasi hindi mo alam yung relihiyon, bro, eh. In term relegare, hindi mo rin yan alam for sure, bro. Alam niya, kaya nga natin ako lang siya, eh. Okay, pwede na bang salita? Kaya nga, bro, ibibriefing muna kita, bro. Pag nagtatanong ka, bro, hayaan mo tumagot. Hindi mo alam, bro, hindi mo alam. Hindi, ito nga yung gano'n niya kasi ano yung sagot mo, inalala. Makinig ka muna kasi pag nagtanong ka kasi, bro, pigilin mo muna yung bibig mo, bro, para makasagot ako sa tanong mo. Kasi pag nag-follow-up question ka na hindi pa tapos yung sagot ko, magiging strawman fallacy yun, bro. Kasi yung follow-up question mo, hindi nakabatay sa buong sagot ko. Yung ginawa mo, yung sinabi mo na lumalayo ako sa topic, assumption ng probata yan. Wala naman, di naman ako lumalayo sa topic, bro. Eh. Side comment okay, pasensya yan. Pasensya na po. Considered yan as side comment, bro. Sorry. So, pag magtatanong nga, bro, magtatanong ka na naman, hayaan mo sumagot, bro. Mahaba talaga ako magpaliwanag, bro. Yun okay yung totoo. Okay po. Pasensya na po. Tuloy po. So, ibig sabihin na religion, bro, gagawing, ibabalik tayo yung relasyon natin sa Diyos, ibabalik yan sa pamamagitan ng church na tinatag ni Jesus Christ. Kaya pag pumasok ka sa kawan, magiging asawa mo si Jesus Christ. Magiging katawan ka ni Jesus Christ. So pag na kay Jesus Christ ka, siya ang daan, di ba? Tungo sama. Yun yun, bro. Yun yung religion, bro. Catholic Church, bro. Okay, tapos ka na po. Ako naman. Hindi pa ako tapos sa tanong ko. Hindi pa. Ang tanong ko kasi kanina, ito. Yung binili ng Diyos sa kanyang sariling dugo, yung reliyon po. Hindi, wala po akong sinabi na anong kahulugan ng ano reliyon. Kasi alam ko po yung kahulugan ng reliyon. Yung iglesia, ang bro. Ang tanong ko, iglesia ng? Iglesia ng Diyos, bro. Gawa 20-28, bro. Yun naman Deus pala. Hindi ko matanong. Yun naman pala. Mas yun yung binili. Ha? Yun yung binili ng Diyos sa sarili niyang dugo. Gawa yung iglesia ng Diyos dyan, bro, tahimik ka muna. Hindi yan proper name. Sino yung sabing proper name? Binili nga ng sariling dugo niya eh. Yun na yun. Hindi yan proper name, bro. Ano ba yung proper ito, name? Ito po. Iglesia ng Diyos. Basahin mo yung... Define proper name, bro. Define proper name. Proper name yun. Proper name. Hindi nyo na-define, bro. Ikaw, Arvin, sumapaw ka. Ikaw muna mag-define. Sabi mo, sinungaling. Proper name mo. Sinungaling na kagad ako, wala pang ako yung sabi. Hindi yung sabi. Ikit na natin tong bobo na to. Ikaw bro, Luis, define proper name. Kayo tanongin ko. Ibang ano tanong. Define ano, tanong proper ko. Name. Nakarating ka ng ibang bansa bro, hindi mo alam yung proper name bro. Nakakaya ka dyan. Nasa ibang bansa okay. Pa naman.
Okay. Define proper name. Sige po. Sige, salamat po ah. Define proper name, bro. Sabi niyo proper name niyo. Naintindihan yung tanong ko eh. Bro, define proper name, bro. Define proper name lang. Tanong ko. Hindi mo maintindihan. Define proper name. Ang layo kasi ng sagot mo. Kaya define proper name. Pang-elementary yan, bro. Pang-elementary yan, bro. Nakarating ka ng ibang bansa. Pati si Arvin. Hindi ko alam. Eh, ba't nagsabi kayo ng proper name din nyo pala alam? Hindi ako nagsabi nun. Sino ba nagsabi nun proper name? Alam mo bro, kung may pan-record lang si Boy Let, si Uncle Boy Letra, matagal mo naman sasabi na hindi siya, kung sino man nagsabi nun, baka ikaw rin bro, bumalik sa'yo. Hindi naman ako nagtanong ng proper name ah. Sino kaya nga ako nagtanong proper name ba yan? Proper name ba yan? Nagsabi ng proper name? Sino ba nagsabi? Kaya nga, proper name ba yan? Yung Iglesia ng Diyos? Proper name ba yan? Yes or no, bro? Yes or no? Tinubos niya. Oh, yes! Define proper name! Binili niya yung sariling dugo niya eh. Yung binili ng sariling dugo? Pag binili ng sariling dugo, proper name? Anong klaseng ano yan, bro? Saan ka nag-aaral ba, bro? Saan ka nag-aaral? Isang elementary ka nag-aaral, bro. Sino nagturo sa'yo? Di ka nakikinig, bro. Bro, pasensya na. Hindi ako nakapag-aaral ng elementary at high school. Oh, yun yung problema, bro. Yan. O ngayon, makinig ka na lang, bro. Huwag mong sabihin na hindi ko sinasagot yung tanong mo. Kasi sinasagot ko. Kala ko hindi ka nakapag-aaral. Tapos sasabihin mo, hindi mo sinasagot yung tanong ko. Ba't nag-claim ka ng ganyan, bro? Hindi ka nga, di mo alam yung proper name, bro. Nakarating ka ng ibang bansa, bro, hindi mo alam proper name, kagaya ni Arvin. Proper name daw yun. Kaya nga ako. Yan proper name, bro. Hindi porque nakabata kayo ng iglesia dyan, proper name. Pag sinabing proper name, bro, iyan yung mga title na iniinvento para kilalanin or i-define yung proper. Ngayari ako, pinanganak ako. So para meron akong identity, bibigyan ako ng proper name or proper noun. Puro capital ilagay yun, naka-initial. Kahit ilagay mo yan sa isang sentence, kahit phrase man lang, lagi yan naka-capitalize, bro. Pag sinabing proper name. Hindi ito naka-capitalize, bro. Okay pa, bro. Salamat sa sagot mo. Tip lang, bro. Bro. Ang gawin mo, bro, mag-aaral ka. Tip lang, sinaraya ka dito. Teka mo na dyan, Dillion. Bro Luis. Bro Luis, nakakaya kayo dito. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako yung nakakaya dito kayo. Okay po. Okay lang. Huwag nyo nang ipagpilitan na proper name yan. Okay po. Pati wala na. Si Arvin. Hindi sabi mo yes eh. Sabi mo yes, proper name. Kung dating daan ka bro, ang proper name, nandito na naman yung isang bopol. Mamaya ka muna ba, Arvin ha? Aralin mo muna yung proper name, Arvin. Bago ako makita dito, nakakaya ka rin. Ang proper name ng ang dating daan bro, kung alam ko ang dating daan ka na, nadudoktrinahan ka na sa ang dating daan, Member Church of God International. Ayan ang proper name nyo. Bakit? Kasi yung Church of God, teka mo na bro, mamaya na bro, nag-uusap pa kami. Yung Church of God bro, may nauna na dyan sa sect sa Pilipinas, nagparehistro. May nauna na. Agawan kayo ng agawan sa proper name, nauna na ituloy sila. Ngayon, kayo, MCGI, nilagyan ng member Church of God International para hindi kayo makopyright. Hindi nyo makopya yung brand ng nauna sa inyo na Church of God na ginamit yung Biblia upang kalakalin when aristo sa sig. Kaya ginawa nyo, member Church of God International, tapos ginawa nyo na lang ng kwento na umanib kanto. Hindi dahil sa umanib kayo. Kaya member Church of God International, kasi may nauna na sa inyo na nagparehistro Church of God. So para hindi kayo mga kasuhan. Ano bro? Ang haba? Tumayimik ka muna bro. Mahaba talaga bro kasi live ko to. Hindi mo naman live to. Bakit kayo nagdidiba-diba at yung mga Bible man lang ang hawak nyo? Bro, ba't ka galit bro? Bro Muhammad, nagpapakalma ng kalma. Hindi, ganyan lang po ako magsalita. Parang galit na galit ka naman din. Gusto mo na pagkagad. Uy, Muhammad, nasyak ako sa'yo ah. Huwag kang ano bro, nasyak kami sa'yo. Nakagulat ka naman bro. Nag-uusap kami dito bro eh. Ay, bakit kayo nagdidibati-bati? Pari-parehas lang naman po ang hawak nyo. Kasi bro, yung Bible bro, salita ng Diyos yan, di ba?
ayon sa ikalawang Korinto 2:17, kinakalakal ang salita ng Diyos. Di po ba ayon sa, di ba pag sinabi pong salita ng Diyos, dapat po hindi yun nagkakamali? Hindi nga nagkakamali, sila lang naman nagkakamali bro, eh, kagaya ni Satanas bro. Nag-quote sa Bible, yung ibig sabihin yung Bible na yung nagkamali, hindi. Yung pagkagamit, yung gumamit ng Bible, kagaya ng mga Protestante, ikalawang Korinto 2:17, na hindi kami kagaya ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi kami mga taong tapat, mga inatasan, sa harap ni Kristo ay nagsasalita kami. Si Kristo po ba, siya po ba ang Diyos? Oo. Siya ang Diyos. Sino po yung itinuturing ni Kristo na tunay na Diyos? Trinity, no? Parang Trinity. Trinity, bro. Trinity yan. Ibig sabihin, si Kristo hindi totoong Diyos kasi may pinapakilala. Bakit sabihin hindi, bro? Sino sinagot ka namin, bro? Siya, di ba? Ngayon, yung Trinity na yun, bro, common knowledge naman yan. Alam mo naman na yung Trinity kasama si Jesus Christ dun, di ba? Di ba, bro? Opo, opo. Sino po ang nagturo ng Trinity? Ang nagturo ng Trinity, bro, yung Diyos yan, ni-reveal sa mga tao. Sa mga taong banal. Sabi dito sa Juan, unang Juan 5 talatang 8, at meron nagpatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. These three are one sa Greek, trihiseis. At yung trihiseis na Trinity, sa verse 9, tinukoy na Diyos. Matanong ko lang po bro, sino po bang nagsulat sa Korinto? Si Pablo bro, nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Si Pablo po ba? Bro, magsasagot ba ako bro? Hindi pa ako tapos po. Wala pa nga 5 seconds bro eh, pambihira ka naman. Sige po. Wala pa nga 5 seconds yun, di ba? Opo. Si Pablo bro, nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ikalawang Pedro, 1 talatang 20-21 hanggang 20. Ngayon, sinabi rin niya ni salamat sa nagbigay. Sinabi rin sa kanya dito, tignan mo, pati si Saint Peter, kinikilala talaga yung mga sulat ni Saint Paul. Dito sa ikalawang Pedro, sulat ni Saint Peter, 3 verse 15-16. Sabi dito, at inyong ituring na ang pagtiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin naman ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Bakit hindi po binilang ni Kristo si Pablo bilang apostol? Binilang siya bro sa gawa bro eh. Pag sinabi kasing apostol bro, sa ambassador kasi yan bro, subo. Tapos, bakit yung Diyos sa Biblia nagpapahinga? Hindi naman yung literal bro, idiomatic yung bro eh. O ano po ang ibig sabihin kapahinga, ng kapahinga? Ang ibig sabihin kasi ng kapahingaan bro, yan yung paradise. Oo nga, kasi yung Diyos mismo sa Biblia eh. 4:4-5. Paradise yan bro, malalim kasi yung Biblia namin bro, kaya kailangan ng interpretation ng Diyos. Kung wala ang Catholic Church bro, imaginein mo na lang. Catholic din kasi daming, ito. Ang daming Protestante na nakapalibot dito sa buong mundo. Kung wala ang Catholic Church, paano na ito i-interpret? Sino mag-i-interpret nito? Magkakagulo talaga. Merong anghel sa sikatan ng araw, naging Pilipinas yung Zacarias 13:9, yung ibong mandalaga sa Isaiah 56 talatang 11, sila bro, na yun. Bro boy, may tanong ako sa iyo. Ah, bro. Oo. Yung sa Old Testament ba, bakit kung maniwala talaga tayo na ang Biblia ay walang kamalian, bakit yung mga edad ng ano ng mga personage doon magkaiba sa ibang ano, pag binabasa mo sa iba, magkaibang edad nila? Anong yun bro? Anong saang site bro? Yun nga, hindi ko siya memorize pero lagi ko siya nababasa dati. Na yung next edad time niya, bro. Oo, yung edad. Pag-usapan natin. Kaya yun ba? Na bakit yung edad nitong taong ito sa ibang ano, nababasa mo, iba naman yung edad niya? Next time na lang bro, maganda mabigay mo yung verse, mahirap po sagutin yan bro. Chronicles. Parang ganyan oo. Basta Old Testament yun. Old Testament, oo. Di ba, ano yan bro? Nabupunta na tayo bro sa ano eh. Ano man tawag yan?
yung criticism, textual criticism. So mahaba yan, mahabang paliwanag yan, bro. Okay. Bro, matanong ko lang, bro. Yung Biblia po ba, may original na copy pa po ba yan? Andiyan sa ano, sa ano, bro, yung ano, kasi po sinabi yung Biblia, bro, consist na yan ng Old Testament. Andiyan yan, bro, eh, sa Vatican. Kasi, ang nangyari kasi niyan, bro, yung, actually, kahit naman yung mga sa Dead Sea Scrolls, may na-discover, at tinago naman yun ng mga Sadducees, eh. Masadusis. Ayun, hindi ko nag-am sadusis, alam ko eh. Pero, yung mga, may mga natira na, kasi pag sinabing Biblia, bro, consist na yan ng Old and New Testament. Yung proper name na Biblia, na Biblia kasi Latin yan eh. Andiyan naman yung ano, bro eh, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus. Pinugkub kasi yan, bro, yung Roma eh. Ngayon bro, yung Bible bro, pag kami ang makakaharap dyan, ang Catholic Church, hindi naman yung Bible yung kailangan niyang i-criticize dyan bro. Kasi ang final authority namin bro, ang Church. So ang dapat nilang i-criticize para pamalian kami yung Church. Kasi yung Bible kasi bro, kung papamalian mo yan bro, meron ng babala dyan bro. Kunyari ikaw, pabasahin mo yung Bible, gusto mong pamalian ng Bible, kagaya ng ginagawa ng mga atheist bro. Dito sa ikalawang Pedro 1:20-21, tandaan ninyo, walang sino man ang makakapagbigay ng marang sino man ang makakaunawa, basahin na lang natin, no? Ng banal na kasulatan, basahin ko na lang. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmumula sa pangsariling papakahulugan. Sa verse 21, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kaloob ng tao, kundi ang taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsasalita mula sa Diyos. So kahit sinulat sila ng tao, pero meron silang nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. At yung banal na Espiritu Santo, bro, Gawa 5:3-4, yun ay Diyos, bro. May tanong ko lang din po, brother. Yung Diyos, may binaba po bang reliyon? Pag sinabi kasing reliyon, bro, religare, to bind back, bro. Pagbabalik loob sa Diyos, bro. Pagbabalik, kasi dati, bro, meron naman talaga tayong relasyon sa Diyos, bro, eh, nasa paradise. No? Nung dinaya tayo ng Diablo, yung sanlibutan, ikalawang Korinto 4:4, sa pamamagitan ng pagkain nila ng puno ng bunga ng ng karunungan, ng pagkaalam ng mabuti at masama, Genesis 3:4-5, naihiwalay tayo sa Diyos, finalis tayo sa paraiso, umasok pa yung kamatayan. Kaya nga bro, nung dumating si Jesus Christ, sa pamamagitan ng Church, unti-unti tayong ilalapit sa Diyos. Kaya nga itong simbahan bro, ito ang duktungan ng langit at ng lupa. Yung simbahan. Kaya nga, sabi dito sa Isaiah 66:1, ang langit ay ang aking trono at ang lupa ay ang aking tungtungan. Anong bahay ang itatayo niyo sa akin? May mga susi pa ng kaharian ng langit yan, bro. Ito yung nagduduktong ng langit at ng lupa, itong simbahan. Pahayag, yes, 5. Pahayag 5, yes, yung mga banal sa langit, mga pare na kaharian, magiging kaharian sa ano, basahin ko na lang. Pahayag 5, yes. At sila'y iyong ginawang isang kaharian ng mga pari na paras na sa aming Diyos. At sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Mga nasa langit na to bro, pero naghahari sila sa ibabaw ng lupa. Sa pamamagitan ng Church bro. Kasi po may nabasa po kasi ako sa Biblia eh. Sa John 17:3. Pakibasa nga po sa John 17:3. Ah, yung namakilala na ikaw ay isang Diyos na tunay. Yan ba yun, bro? Babatayin ko, sige. Oo. Yan. John 17:3. Letra po letra. Ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesus Kristo na iyong isinugo. Ibig sabihin, sinugula pa lang si Kristo. May pinapakilala siyang
Walang sinabi dito na sinugo lang, bro. Kumundagdagan niyo na kasulat. Ang sinabi dito, bro, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesus may at si Jesus Kristo na iyong isinugo. Lahat naman ng Christianity, bro, naniniwala na si Kristo sinugo ng Ama. Buong Kristiyano yan. Pero it doesn't mean na hindi na siya kasama kasi yung term na at kasama sa iisang Diyos na tunay, kaya nga may at yan, bro. Huwag niyong putulin, bro. Parangawa niyo na. Okay, salita ng Katoliko din po kasi ako. Nagsasalik bro, katoliko ka, bro. Tanggapin mo yung aral na yan, bro. Na ang komentary na ito, bro. Nagkomentary si ano dito, bro, sa buhay na walang hanggan. Basahin natin yung komentary dito kung sino ba talaga yung buhay na walang hanggan. Unang Juan 5:20. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos. Anak ng Diyos, si Jesus Christ. At binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Yung sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sobrang linaw, bro. Maliwanag pa sa sikatan ng araw, Revelation 7:2. Sino po nagsulat ng gawa? Si Luke, bro. Siya yung nagsulat ng gawa. Luke. At di ba sa, kasi bilang Katoliko din, di ba pinagbawal ng Diyos ang maggawa ng mga rebulto? Hindi, bro. Ang pinagbawal ng Diyos, rebultong Diyos-Diyosan, bro. Pero yung mga, ay, yung mga sanggol sa langit, bro, like ng mga kerubin, inutos yan, bro. Mateo tuloy. Exodo 25. Kasulat yan, bro. Yung mga kerubin sa langit, mga banal, inuutos naman ng Diyos na gawa ng rebulto. Sa Joshua 6:7, sa Joshua 6:7-6, Joshua, pasahin ko nga, doon sila nagpapatera pa, bro, eh. Kasi sinabi din sa Biblia, bro, eh, nakasulat din sa Biblia, sabi ng Diyos, eh, na huwag kayong larawang inanyuan, bro. Sa Hebrew, bro, yung larawang inanyuan dito, bro, Pesel, Hebrew. Pasahin ko, ha? Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukitang larawan. Hebrew niyan, Pesel. Ang general dito, yung kawangis. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, kahit anong wangis pa yan. Basta pag ginawa mong Diyos-Diyosan yan, basta. Bro, may nga yata, bro. Magdadasal na yata kayo, bro, eh. Ano yung bro? Oo, oh, alas 12 na kasi. Alas 12 na yata, bro. May ano. Paano naging katolik ko siguro? Turuan sana kita ng ano, eh. Ng... Hindi, pangalan lang siguro. Okay lang, turuan mo lang po okay ako. Okay pa, kaya pa. O sige bro, tuturuan mo na kita ha. Para malay natin, magtuloy-tuloy yung pagbabalik loob mo sa Katolik. Eh kung, kasi ako bro, malay mo, ito yung chance bro. No? Sa Hebrew nito, Pesel. Pag sinabing Pesel bro, Diyos-Diyosan. Bawal talaga gumawa ng Diyos-Diyosan bro. Yung Diyos-Diyosan bro, nakaplano pa lang yan. Diyos-Diyosan na yan bro eh. Kaya nga huwag kang gagawa. Paggawa pa lang, bawal na. Sabi kasi dito, sa verse 3, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Paggawa pa lang bro, bawal na. Exodo 32 talatang 1, sabi ng mga Israelita, kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos. Elohim pa nga yan, Elohim. Igawa mo kami ng mga Diyos. So nakaplano pa lang, ang isang bagay, Diyos-Diyosan na. Hindi mo na kailangan luhuran yun bro. Pinaplano mo pa lang. Kunyari ako, magplano ako. Gawa kaya akong Diyos-Diyosan. Kasalanan yun bro, bawal yun. Imaginary God na nga yun. Bakit sa simbahan po maraming ano, marami pong mga rebulto? Marami talagang rebulto dyan bro. Anong klaseng rebulto ang gusto mo? Rebulto ng Jesus Christ o rebulto ng mga santo? Ano po natin mapapatunayan na yung rebulto ng Jesus Christ, ay yan po talaga yung muka? Ah, kasi bro, kami nakakita kay Jesus Christ, sabi dito sa ikalawang Korinto 4:4-5-6, no? Sige po. Sapagkat sa muka ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. So, paano mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos kung invisible pala yung mukha ni Jesus Christ, bro? Yan po ba talaga ang mukha ni Jesus Christ? Yes, bro. Yan talaga ang mukha ni Jesus Christ. Tignan mo to, bro, ha? Kung Islam ka, bro, di ba, baka nagsusuri ka sa Islam. Meron akong dalawang picture ni Muhammad dito.
Hindi po yan, mukha, bro, hindi eh. Po yan, hindi po yan ang mukha ni Prophet Muhammad kasi nung panahon ni Prophet Muhammad wala pa pong mga so, ibig sabihin, bro, itong mga picture nila Muhammad, bro, dahil hindi natin sure kung ito talaga yung picture ni Muhammad, Diyos-Diyosan na, gano'n na ba yun, bro? Diyos-Diyosan na to? Wala namang revolution. Meron akong mga picture ni Muhammad, bro, eh. Picture ni Muhammad, bro. O, sige, kaso nga lang, magkakaiba ng picture, bro, eh. Paano po natin matapasunan yung picture po yan ni Propeta Muhammad? Kasi, bro, ang mga gumawa nito, bro, mga followers ni Muhammad, dinidisplay pa nga nila to. Sino pong followers? Kaya nga, ang point dito, bro, meron akong dalawang picture ni Muhammad dito. Hindi ko naman alam kung sino yung tunay na Muhammad. Ibig sabihin, Diyos-Diyos, ay na mali, bro. Mali yung logic na yun, bro. Hindi po kasi, nung panahon ni Prophet Muhammad, yung toro po, bro, yung ano po talaga, yung panahon ni Prophet Muhammad, yung mukha niya, hindi na pinapakita. Kaya paano po magkakamera? Hindi niya pinapakita yung mukha ni Prophet Muhammad? Opo, hindi po. Eh, ba't sila gumawa ng larawan ni Prophet Muhammad? Masasearch mo naman yan. Dami niyan sa Google. Mga article na mga Muslim. Hindi po yan ang mukha. So, huwag muna tayo sa mukha ni Muhammad. Kasi meron din naman palang mukha si Muhammad. Magkakaiba lang din ang mukha. Ngayon, ang tanong dito, bro. Pag hindi nakamukha, Diyos-Diyosan, saan nakasulat? Magagawang Diyos-Diyosan lang eh. Kasi bakit? Hindi saan po tayo nakasulat, bro? Pag hindi ka mukha, Diyos-Diyosan. Kunyari ako, magdodrawing ako, bro. Drawing kita. Eh, hindi ako magaling mag-drawing. Hindi magkamukha yung na-drawing ko. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan na, bro. Idolatry na. Grabe naman yan. Ang grabe naman ang ano na yan. At yung mukha din ni... Hindi ka mukha, Diyos-Diyosan. Eh, paano, bro, yung pinagawa ng Diyos dito sa Exodo 25? Hindi naman kulay ginto o tanso yung kerubin, ha? Meron bang tansong kerubin? Eh, kulay tanso yun, eh. Paano ibig sabihin, Diyos-Diyosan na. Kerubin, kung yan talaga kaya nga bro, ibig sabihin, Diyos-Diyosan na ba? Nung gumawa sila ng kerubin, binalutan na nilantayan ng ginto, hindi naman ginto yung kerubin, wala naman sa Bible na yung kerubin kulay ginto. Pero binalutan nila ng ginto, so hindi na siya kulay ng kerubin. So ibig sabihin, Diyos-Diyosan na agad. Opo, Diyos-Diyosan po. Saan nakasulat? Saan nakasulat? Hindi, wala pong nakasulat. Kaya yung sa aming pag-ano, Diyos-Diyosan po. Bro, pag wala nakasulat, bro, hindi ko tayo natanggap eh. Oh, sige po, sige. Ayun pala sa nakasulat. Okay, sige. Nakasulat muna tayo. Hindi naman ako Bible alone, bro, pero huwag tayo mag-assume ng walang proof, assumption ng probata, bro. Doon na tayo sa nakasulat, bro. Huwag tayong mag-kismisan dito, bro. Ah, so, hindi po porket hindi magkamuka, eh, Diyos-Diyosan na kagad. Ang babaw niyan, bro, eh. Kami bro, ang idolatry sa amin, pag naniwala ka sa pamanhiin, pag wala nagpahula po, ka, idolatry. Wala pong pag pamanhiin sa amin. Pag magpahula ka, idolatry. Pag naghahanap ka ng mga superpowers bro, idolatry. Pero yung magdodrawing ako dito, tapos hindi ko nakopya, yung drawing ko ng maayos, nagkamali ako ng pagkopya, papatawan ako ng idolatry. Napakalaking kalokohan talaga niyan bro. Sobrang kalaking kalokohan niyan bro. Ano ba yan? Huwag kang maniwala sa mga pastor, bro. Mga loko-loko yung mga yun pag ganyan yung unawa nila. Walang ganyan sa Biblia, bro. Ang sabi sa Biblia, letra po letra, huwag kang gagawa ng pesel, Diyos-Diyosan. Kunyari, ganito, bigata scenario, bro. Hindi mo na kailangan luhuran yan, eh, para maging Diyos-Diyosan niya kasi paggawa pa lang, bro, eh. Siyempre, kasama na rin yung pagluhod. Lalong kasalanan yun. Kung sinabing huwag gagawa ng Diyos-Diyosan, bawal. Kunyari, punta tayo sa Amerika, bro. Yan yung mga satanista. Meron silang rebulto ni Satanas. Ngayon, magaling ako maglilok. Utusan nila ako. Oy, boy, letra. Magaling ka maglilok, di ba? Igawa mo naman kami ng Diyos. Sasambahin lang namin. Hindi ako gagawa, bro. Hindi mo mapapagawa. Magkaroon ka lang sa bulsa mo niyan, bawal na. Kaya nga natalo sila sa digmaan, eh. Nagbulsa sila ng mga dapat hindi dapat ibulsa. Sa Joshua 6:7. Bakit po nagkakaroon? So, yun ang idolatry. Sige po. Yun ang idolatry, bro. Sige ngayon, bro. Bigyan kita ng ano. Ano bang gusto mong pag-usapan natin, bro? Rebulto ni Jesus Christ o rebulto ng mga santo sa langit? Babasahin natin sa Bible. Hindi, marami pa akong katanungan eh. Kasi hindi pa ako, nagugulan po kasi ako eh. Sige, bro.
Kasi po sa bakit po sa Kristiyano, sa Kristiyano, sa buong ka-Kristiyanuhan, bakit po nagdidiba-dibati yung mga ka-Kristiyanuhan patungkol sa Sabi kasi bro, dito sa sabi ni sa Galacia 1:8. Kung sino man na magturo sa inyo ng ibang ebanghelyo, hayaan siyang sumpain. Meron talaga magtuturo ng ibang ebanghelyo. Ito yung mga nagtuturo ng mga aral ng Diablo, 1 Timoteo 4:1 hanggang 2, na ipagbabawal nila yung pag-aasawa. Ito yung pagiging asawa ni Jesus Christ at yung pagkaing nilikha ng Diyos na dapat tanggapin ng may pagpapasalamat, yun yung karis. Nagiging sanhi sila ng pagtalikod. Inakalakal nila yung salita ng Diyos, ikalawang Korinto 2:17, at ibinabato sa church, ibinibintang sa church. Iyan ang manifestation ni Satan. Si Satan, pahayag 12:10, pinaparatangan niya yung church araw at gabi. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng mga Protestante. Pinaparatangan kami ng mga Protestante araw at gabi. Eh, yun yung manifestation ni Satan. Kagustuhan ni Satan yun. Yun ang gawain ni Satan. Revelation 12:10. At kung mapansin mo bro, itong mga aral ng Diablo na ginagawa ng mga pinapangaral ng mga Protestante na ayaw sa Trinity, ayaw sa bautismo sa sanggol, ayaw sa mga aral namin na lag ng communion of the saints, pagdadasal ng rosary, lahat ng aral na yan bro nasa Satanic Bible, aral ng Diablo. So, bakit magkapareha sila ng aral? Eh sabi dito sa ikalawang Korinto 2:15-17, hindi mo naman pwedeng paghaluin ng liwanag at kadiliman. Bakit yung aral ng Diablo sa Satanic Bible tsaka yung aral ng mga Protestante magkatulad? Di ba? Opo. So kasi nga bro, sa huling panahon, unang Timoteo 4:1-2, may mga magtuturo ng aral ng Diablo, mga kasinungalingan, at ang kanilang mga buti ay pawang tinatakan ng mga nagbabagang bakal. Kahit basahin ko yung letra po letra dito, manhid na mga yan bro. Mahirapan na ako. Sana ikaw, hindi ka pa ganun bro. Pag binasa ko sana yung letra po letra dito, sana tanggapin mo eh. Biblia. Dinabasa ko na po kasi yung buong aklat ng Biblia eh. Pero lalilito pa rin po ako kasi yung hindi ko po alam kung alin ba talaga ang totoong reliyon. Totoo, tunay na reliyon bro. Yan siyempre yung tinatag ni Jesus Christ. Bro. Ano pa ba? Na naman iba bro eh. Kasi, dito sa... Opo. Ano bro? Tinamon dito bro ah. Sa Jeremiah 7:5, tinan mo yung mga nagtitiwala sa tao, bro. No, mapapahamak yan sila, yung mga nagtaong nagtitiwala sa kapwa-tao. Kunyari, yung relihiyon mo, tatag lang ng tao. Jeremiah 17. Masaya na din, ha? Talatang, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao, ang tao na nagtitiwala sa tao. At ginawang kalakasan ang laman, at ang mga puso ay lumalayo sa Panginoon. Sapagkat siya magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakitaan ng anumang mabuting darating. Siya ay naninirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupaing maalat at hindi natatahanan, tinatahanan. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay naang Panginoon sapagkat siya ay magiging tulad ng isang punong kahoy na itinatanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. Dami pa bro. So pag ang church mo bro, tatag ng tao, susumpain ka eh, kasi tao lang nagtatag. Psalms 127:1, maliban ang Panginoon ang magtatag ng bahay, or maliban na si Yahweh ang magtatag ng bahay, ang magtatag nito'y walang kabuluhan. Maliban ang Panginoon ang magtatag, ang magbantay, ang magpupuyat nito'y walang kabuluhan. Kaya nga dito sa Acts 17:24, hindi naninirahan, babasahin ko na lang ha, hindi talaga tumatahan ang Diyos sa mga templong gawa ng kamay ng tao or bahay na gawa ng kamay ng tao, hindi yan pertaining sa mga building na SM Mega Mall, hindi. Ibig sabihin, yung mga church na tinatag ng tao, especially on that time, mga pagan, ngayon mga protestante naman, hindi tumatahan dyan ang Diyos eh. Basahin ko ha, bakit? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan,
ng lahat ng mga bagay na naririto, siya ang Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. So, ang church namin bro, ang Panginoon namin, Panginoon ng langit at ng lupa, at ang bahay niya, ang church, kaharian niya. Di ba? Oh. At dito sa Mateo 21:43, ito yung kaharian ng Diyos na kinuha sa mga Hudyo. Pag sinabing kaharian ng Diyos, bahay ng Diyos, ano ba sabi sa Isaiah 6:1? Ang trono ay ang langit ay ang aking trono at ang lupa ay ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang itatayo niyo sa akin? Kaya nung tinatag ni Jesus Christ yung church, Mateo 16:17, 18:19, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, si Kristo ang nagtatag, siya ang Panginoon. Sa Psalms 127:1, na maliban ang Panginoon ang magtatag ng bahay, ang magtatag nito ay walang kabuluhan, sabi dito. Sabi dito sa ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. So itong church na to, kaya tinawag na universal, ito yung kumukonekta sa langit at sa lupa sapagkat ito ay bahay ng Diyos. No, kaya ngayon nasa langit, bro. Revelation 5:10, yung mga pari sa langit, maghahari sila sa lupa sa pamamagitan ng church. At kailangan nating lumapit sa kanila kasi magkaisa tayo eh. Hebreo 12:22-23, magsilapit nga kayo sa Jerusalem na makalangit. Sa verse 23, sa pangkalahatang pulong at iglesia, the Catholic Assembly and the Church of the Firstborn. Yan ang ibig sabihin ng Catholic. Sabihin, kaharian ng Diyos, langit at lupa. Hindi lang universal na panglupa lang, no? Si Satanas 'yon. Pahayag 12:7-9, ni walang lugar sa kanila ang langit. Dinaya nila ang sanlibutan, ito yung lupa. At yung sanlibutan na 'yon, ang Diyos nila si Satanas, ikalawang Korinto 4:4-6. So siguro ang ganyan na lang muna mga bro. Bro Chad, at Lobat na rin. Salamat sa pagpasyal, bro, ha. So, sa 40 live viewers, bro, Jan De Leon, di ko na kayo naakit, bro, ha. Kasi hindi nagnonotip dito sa guest, oh. Unang notification. Pasensya na ako, naghintay kayo, hindi ko na kayo napakiat. Shout out muna natin yung mga kaibigan natin. Supportahan nyo, guys, yung Ethos Bottom. Ayan si Jan De Leon, mainit yung hulo kanina. Si Bro Cyrus, si Catholic, ayan, si Jordex, si Ate Jo, si Byzantine, si Jason, at sino pa? Si Misterioso 22, si Mochi Mochi, sino pa ba? Hindi ko na kayo isa-isa, siyempre si Brother Chad kasama. Hindi ko na kayo isa-isa yung lahat, bro, no? At sige, end ko na, bro, mga bro, salamat. Sippin' on Vicks for the next day, son. Never tell a Vicks, did I never stay running? Sippin' on Vicks, damn, no, I got sticks in the...